Minsan pa po ay binabati po namin kayo mga kapatiran sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus ng isang mapagpalang umaga, mapagpalang araw po sa ating lahat, nasaan man po tayo ngayong araw. Purihin po ang Diyos na niloob po niya na tayo po ay magkatipon-tipon. At bago po umpisahan ang mensahe na papakinggan po natin ngayon ay muli po yumuko po tayo at tayo po ay manalangin. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na napakabuti mo sa aming buhay. Maraming salamat po Diyos dahil ikaw ang dahilan at niloob mo na magtipon-dipon po kami ngayong araw. At sa aming pag-aaral, pakikinig ng iyong mga salita, hayaan mo Panginoon na maihayag ka sa aming kalagitnaan at hayaan mo Diyos na aming maunawaan at maintindihan ang mga bagay nais mong iparating sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po Diyos dahil alam po namin na ikaw ay nagtakda at naghanda ng mga pagpapala at biyaya sa amin o Diyos at sa aming pagkikinig ay ito po ay aming matatanggap. Kaya maraming salamat po Diyos dahil wala pong alis sa amin dito o Diyos na hindi po pinagpala. Sa ilamang po lahat ng papuri at pasasalamat. At ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Muli po magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal na mga kababayan at mga kapatid sa Panginoon. Salamat po sa opportunity at pribilehyo po na naibigay po sa atin upang maipahayag po ang salita ng Diyos sa atin muli. So, sikapin po natin mga kapatid na intindihin at unawain po ang lahat po ng aking mga sasabihin sapagkat alam ko po na ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan at ito po ay magdadala po sa atin ng mga biyaya at pagpapala. So, ang nais ko pong ibahagi sa araw po na ito ay patungkol po sa prayer o sa pananalangin. Hallelujah! So, ang panalangin po mga kapatid ay napakahalaga at napaka-importante po sa buhay po ng isang Kristiyano, sa buhay po ng isang mananampalataya at sa buhay po ng isang tao. Naniniwala po ba tayo mga kapatid na ang isang sanga, kapag ito po ay naihiwalay po sa puno, ito po ay wala pong kakayahan na tumubo o kaya makapamunga. Oh. So ibig pong sabihin yan, totoo po na ang sanga, pag ito po ay naihiwalay sa isang puno, wala po siyang kakayahan para mamunga. So katulad lang din po yan ng isang Kristiyano o mananampalataya na kapag tayo po ay naihiwalay po sa source po ng power, o parang katulad lang yan po ng charger, kapag tayo po ay naihiwalay, ay hindi po tayo, wala po tayong lakas, wala po tayong kapangyarihan. Katulad lang din po ng isang isda, na kahit gaano man kalaki yung isda na yan, pag iniahon mo siya sa tubig ng matagal, hindi po siya mabubuhay. So ganun po kamakapangyarihan ang salita pong pananalangin o prayer. Sa simbahan po, sa mga gawain, ito po yung isa pong napaka-importante, pero ito po yung isa ring bagay na nanineglect po sa loob po ng simbahan. Marami pong nagpupunta sa gawain, sa simbahan, umaattend. Akala mo, napakalaki po ng pananampalataya. Pero ang buhay, pananalangin po nila ay patay po. So, hindi po po pwede na kahit napakalaki po ng pananampalataya po natin, pero hindi po tayo nananalangin, wala po, mahina pa rin po ang pananampalataya natin. Hindi natin masasabi na malakas ang pananampalataya ng isang tao sa Diyos kung hindi po siya nanalangin dahil saan ba siya humuhugot kumukuha ng kanyang lakas kung hindi siya tumatawag sa source po ng kapangyarihan. So ganun po kamakapangyarihan ang sinasabi po nating pananalangin mga kapatid. Hallelujah! At gusto ko nga pong basahin po natin ang text po natin sa Philippians chapter 4. Magmula po sa verse 6 hanggang verse 7. Yan. Sabi niya dyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God,
which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ano po sabi niya dyan? Huwag kayong mabahala, huwag kayong mag-alala o mabalisa sa anumang mga bagay. Ngunit sa lahat ng bagay, sabi niya, ilapit po natin o tumawag po tayo, manalangin po tayo sa Diyos nang meron pong pasasalamat. Accordingly po mga kapatid, nag-research ako konti, according po sa mga survey o report, milyon-milyon ang mga tao na nagsasuffer po ng anxiety disorder. Sa napakaraming populasyon po ng mundo, milyon-milyon po ang nagsasuffer ng anxiety. Bakit nga ba? So, kung tayo rin po, marahil mga kapatid, dyan po sa loob, marahil, hindi ko na po tatanungin, pero ipagpalagay po natin na marami po sa atin dyan ngayon ang nagsasuffer po ng anxiety. Yung nag-aalala tayo, nababalisa tayo dahil sa tagal na ng panahon, bakit hindi umuusad yung mga kaso po ninyo? Bakit hindi po nabibigyan ng pansin yung mga kahilingan ninyo, yung mga kaso ninyo? So marahil kayo po ay nag-aalala, nababalisa, namumroblema na rin po. At dahil dyan, dahil po sa pagkabalisa po natin at pag-aalala po natin, ay nawawala po yung kapayapaan sa ating puso at isip. At sinasamantala rin po yan ng demonyo. So, malamang ganyan po ang nararamdaman po natin. Pero alam niyo po mga kapatid, napakapalad po natin na sa salita po ng Diyos ay meron po siyang ibinigay na solusyon para itong pong mga anxiety, yung pagkabalisa, pag-aalala po natin ay matanggal. At wala pong iba dyan kundi ang pananalangin. Amen? Kaya po ikaw man kapatid, nararamdaman mo na po yung pagkabagot dyan sa loob. Nararamdaman mo na ikaw ay napapanghinaan, nawawalan ng kapayapaan, nawawalan ng lakas ng loob. Purihin ang Diyos dahil ang sinasabi po niya dito, ilapit po natin sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin. So ibig sabihin, makapangyarihan po ang pananalangin, kapatid. Dahil sa ating pananalangin ay, ibig sabihin ay nagtitiwala po tayo sa Diyos. Amen? At wala pong makakahadlang sa atin dyan. Kahit mag-isa ka, kahit wala kang kasama o anuman po ang sitwasyon mo dyan, ay pwede kang tumawag sa Diyos. At yan po ang sinasabi niya sa atin, na kung tayo po ay nababalisa, sinusumpong po ng pag-aalala, yung problema, parang nawawalan po tayo ng lakas at pag-asa, ay panahon po mga kapatid para tumawag po tayo sa Diyos. At pag tumawag po tayo sa Diyos, kailangan din po na pag sinagot niya ang ating panalangin, meron pong pasasalamat. Huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa ating Panginoon. So you see, ang pagkabalisa po, tatanggalin po niya pagkahinayaan po natin na ang pagkabalisa ay patuloy na gambalain po tayo. Mawawala po yung ating kapayapaan. Nawawala po yung ating gana, nawawala po yung ating sigla, yung ating saya. Pero salamat sa Diyos dahil sa oras po na ito ay tinuturuan po niya tayo kung paano po natin harapin, kung paano po natin labanan ang pag-aalala na yan, ang pagkabalisa na yan. At ito nga po yung tayo po ay manalangin na meron pong pasasalamat sa ating Diyos. Sabi niya dyan, huwag kayong mabahala, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Pero sa lahat ng bagay ay ilapit po natin. Ano man po yung sitwasyon, ilapit po natin sa ating Diyos at handa po ang Panginoon na tutulong. Dahil makapangyarihan po ang ating Diyos. At sabi niya, pag tayo ay nanalangin, ipinagkatiwala natin. Dahil ang pananalangin po, isa pa kung ibig sabihin niyan ay hinahayaan po natin na ang Panginoon ay makakilos po sa ating buhay. Amen? Hinahayaan po natin na makapagtrabaho ang Diyos sa ating buhay, kaya po tayo ay nananalangin. At inaamin po natin mga kapatid na inaamin po natin na wala po tayong lakas, wala po tayong karayahan na lutasin ang ating mga problema. Wala po tayong kakayahan para
labanan itong mga gawain ng kaaway. Ngunit kung tayo po ay lumapit sa ating Diyos, yan po pagpapatunay o isang sinyalis po na tayo ay nagtitiwala sa Kanya at isinusurrender po natin, sinusuko po natin sa Kanya ang lahat-lahat at ang Diyos ang siya pong kikilos. Amen? Kaya lumapit po tayo sa ating Diyos. Marahil ay nawawalan ka na ng pag-asa dyan, kapatid. Pero ito po, ang sabi ng Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya. Tumawag po tayo sa Kanya. I-present po natin yung ating mga requests. I-present po natin yung ating mga burden, yung ating mga problema sa Kanya. Dahil kung sa matagal na panahon, sinubukan mong bigyan ng solusyon yung problema mo, pero wala pa rin nangyari, mas maganda na lamang kung isuko po natin sa ating Diyos. Dahil siya naman po ang nagsasabi na sa lahat ng bagay, anuman po yung mga pinagdaraanan po natin, ay ilapit po natin sa ating Diyos. Ibigay po natin sa ating Diyos. Kung kaya, pag ginawa po natin ito, sabi niya, ang kapayapaan ng Diyos ay sumaatin po at iingatan po niya yung ating mga puso at kaisipan. Amen? Dahil po mga kapatid, kapag tayo po ay nababalisa, kapag tayo po ay sobrang nag-aalala, di ba, hindi po panatag yung ating mga puso, hindi po panatag yung ating mga isipan. Lagi pong nababagabag. Ayaw naman ng Panginoon na ganun po ang sitwasyon po natin. Ang Diyos, lalong-lalo na po sa mga panahon po na ito na malapit na po ang Kanyang pagbabalik, nais po ng Diyos na maging panatag po yung ating espiritual po na buhay. Nais po niya maging panatag po yung ating puso at isipan para magawa po natin yung Kanyang mga kalooban. And mga kapatid, ang pagkabalisa o pag-aalala ay choice po natin yan. Bakit po? Dahil binigyan po niya tayo ng solusyon. Hindi niya nais na tayo ay manatiling nag-aalala po sa ating buhay sa bawat araw na ginawa ng Diyos. Kung kaya sabi niya, ang kailangan lang po ay manalangin po tayo. O di ba? Napakasimple po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Manalangin, tumawag po tayo, isuko po natin, ibigay po natin sa ating Diyos yung ating mga pinagdaraanang hindi matapos-tapos na suliranin o problema po natin, yung mga bumabagabag sa ating mga puso at isipan, ilapit po natin sa ating Diyos dahil mas makapangyarihan po ang Panginoon at hindi po siya mahihirapan. Dahil nature po ng ating Panginoon na siya po ay makapangyarihan at walang imposible po sa ating Diyos. Amen po ba, mga kapatid? So kung ikaw man, kapatid, ngayon po ay nababalisa po sa isip, sa iyong puso, mayroong pag-aalala sa iyo. Ito po ang kasagutan po niya. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Dahil sa ating lakas lamang po ay wala po tayong kakayahan. Sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. So, magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo po ay mabagabag dahil sa mga problema, dahil sa mga suliranin. Kailangan pong pagkatiwalaan natin ng Diyos dahil siya po ay makapangyarihan, lubos na makapangyarihan at walang imposible po sa Kanya. Kung siya po ay kumilos at gumalaw, mga problema at suliranin ay mawawala. So kita niyo po mga kapatid na ang pananalangin, eliminate po niya. Pag tayo po ay tumatawag sa Diyos, nawawala po yung mga takot po natin na yan, yung pag-aalala po natin. Dahil papalitan po ng Diyos ng kapayapaan yung ating puso. Papalitan niya yung ng kapayapaan yung mga magulong isipan po natin. So, yan po. Sabi niya, and the peace of God, which transcends all understanding. You see? Minsan hindi po natin may paliwanag ang pagkilos ng Diyos. Pero di ba nina, basta ang mahalaga ay inaayos po niya yung ating sitwasyon, di po ba? Amen? Kaya ganyan po. So, tayo po, naihalintulad po tayo, kagaya po ng katanungan po kanina mga kapatid, tayo po ay naihalintulad po tayo sa isang sala. Na kung tayo po ay malayo sa puno, sa ating Diyos, apart from Him, it says in the Word of God na we can do nothing. Na pag tayo po ay nahiwalay sa ating Panginoong Jesus,
sa ating Diyos ay walang-wala po tayong magagawa. Ano mang pilit po nating lutasin ang ating mga problema, pati po yung mga kaso po natin, kung hindi po kikilos ang Diyos, wala po tayong magagawa. Ganyan po, mga kapatid. So, kita nyo na, isa lang po pala ang gusto ng Panginoon na mangyari. Pag tayo po ay nababalisa, tayo po ay namumroblema, wala tayong ibang nagawin kundi ang isuko ang lahat-lahat sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa po sa atin na ang pananalangin ay pwede po nating gawin anuman pong oras, nakatayo ka man, nakaupo ka, pwede kang tumawag sa ating Diyos. Sabihin po natin ang ating mga kabigatan sa Kanya at tiyak po na pag sinabi po ng Diyos na siya po ay tutugon, tutugon po siya dahil hindi po magsisinungaling ang ating Diyos. Amen? Makapangyarihan po ang ating Panginoon. Ngayon po, buhayin po natin yung ating pananalangin, mga kapatid. Simple lamang po. Basta bigkasin po natin na meron pong pananampalataya, kikilos po ang Diyos. Basta maniwala lang po tayo pag tayo po ay nananalangin. You see? Ito po, sabi niya, yung kapayapaan ng Diyos, sumaatin, iingatan po niya yung ating puso. Pagka talaga tayong nababalisa, mga kapatid, nawawala po yung sigla po natin. Nawawala po yung gana po natin. Hindi po natin maibigay yung tunay, yung tunay na pagsamba sa ating Diyos. Kaya, panalangin po ang kailangan. Ito po ang solusyon sa lahat po ng mga pag-aalala, lahat po ng mga pagkabalisa, mga problema po na ating mga pinagdaraanan po, mga kapatid. So, sa mga panahon po na ito, sa mga sandali pong ito, na kahit kayo po, aming mga kababayan, mga kapatiran, ay nandyan po sa loob, nais ng Diyos na mapanatagin po yung ating mga isipan at mga puso. Amen? Gusto niya na kahit ganyan ang sitwasyon po natin, nandyan po kayo sa loob, ay mapapurihan pa rin po natin siya, maibigay po natin ang mataas po ng pagsamba sa ating Diyos. Kung kaya ang kailangan po natin, lumapit na po tayo. Ibigay po natin yung ating mga suliranin, mga problema sa Kanya. Huwag po natin pilitin kung hindi po talaga, kung wala po talaga, ibigay na lamang po natin sa ating Diyos. Dahil siya po ang susolusyon po sa mga problema po natin. Amen? Oh, so, maiksi lamang po itong pag-aaral po natin ngayong araw na aking maibabahagi, mga kapatid. Unawain po natin ito. Tingnan nyo, ang kapayapaan ng Diyos ay sumaatin na siya pong mag-iingat sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan upang lahat ng mga pagkabagabag, pagkabalisa at mga problema na yan ay matatanggal na po, mawawala at maalis sa atin. So, papanatagin ng Diyos ang ating buhay upang mas lalo pa po natin siyang mapaglingkuran. Amen? So, kailangan po natin, mga kapatid, pananalangin dahil makapangyarihan ang panalangin. So, lahat na po ng mga problema po na pinagdaraanan po natin ngayon, ilapit na po natin sa ating Diyos sa pamamagitan po ng panalangin at tiyak sa tamang oras, sa tamang panahon ay tutugon po ang Panginoon. Pag makita niya na tayo po ay may pananampalataya at tayo ay patuloy na nanalangin, walang imposible sa ating Diyos. Ayan niyang lutasin ang lahat ng ating mga suliranin, mga problema ng pinagdaraanan. Amen? Hallelujah. So, yan po ang maiksing pagbabahagi na aking maibahagi po sa ating lahat. Nawa po ito ay tumimo po sa ating mga puso at kaisipan. Huwag po nating kakalimutan. Ang Diyos na sa langit, nakatingin po sa ating lahat. At naririnig po niya yung mga sinasabi po natin. Kaya manalangin po tayo sa ating Diyos, tumawag po tayo sa Kanya, ilapit po natin ang ating mga pinagdaraanan at ang Diyos po ang siya pong ikilos, tutugon po, maging sa mga kaso po ninyo, kaya po ng Diyos na pumilos po, mga minamahal na mga kababayan.
Maraming maraming salamat po at naway pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos sa araw po na ito. At iingatan po tayong lahat. Salamat po at yan po ang ating maiksing mensahe po. Salamat at God bless po.